Balat ng baka ang bibida ngayong gabi
sa pinasarap. Pinasarap. Dahil pati ang balat ng baboy, pwede rin pakinabangan. Sa Pampanga, may version ng chicharon na talaga namang patok sa mga mahihilig sa putok batok. Ang pitichan. Ano po yung pitichan? Pitik, meaning to fry. Usually po yung chicharon, bula po, ganun. Yung pitichan, hitaba po at konting laman. 2020 nang simulan ni Francis ang kanilang negosyo. Ang recipe na ito, mula pa raw sa pamilya ng kanyang asawa. Usually po pang may occasion, sa side po ng mister ko, every fiesta po, nila yung pitichan. So, ganun po kami nag-come up nung nagsimula po yung pandemic. Nahinto po yung work ng mister ko. So, pinag-usapan po na why not try yung pitichan kasi halos naman po food business is patok po sa atin. Dito sa isang sulok ng kanilang bahay, ginagawa ang pitichan. First step po ng gagawin natin is ililisin muna po yung taba. Pitichan? Tapos, after po nun, ikakat na po siya into bite size. Ayan, taba. Puro taba. 60 to 105 kg po yung nagagawa natin. Kasi, every salang po natin is 15 kg. So, next step po, ilalagay na po natin sa kawa at imimix na po natin yung ingredients niya. 15 kg po is equivalent to 50 grams of asin. Kung bago lumabas po yung sarili niyang mantika, abutin po siya ng 15 to 20 minutes. So after po nang lumabas yung sarili niyang mantika, gagaan na po siya sa paghalo. Pangmayaman na tayo ngayon. Piling pangmayaman. Pagkatapos po ng sala natin, i-air dry muna po natin, tsaka natin ilalatag ng overnight. Mukhang malutong na ang ating pitichan, pero hindi pa raw ito ang finished product. Pwede na po siyang ilutuin for segment po. Lulutuin po natin siya sa sakit na mantika. Magiging mas malutong daw kasi ang pitichan pagkatapos ng ikalawang prito rito. After 5 minutes, luto na ang ating pitichan. Yung taba ni Jack Ma, hindi talaga ako big fan.